Wait lang mga kamaster, iba yung pakiramdam pagpasok mo dito para mararamdaman mo yung dating may-ari ng bahay! Sir, ay, yung dating unang-unang may-ari ng bahay na to ay dito mismo inilibing. Pwede ka palang ilibing sa sarili mong mismong bakuran. So makikita ninyo mga kamaster na talagang may kalumaan na tong bahay na to. Mag-ama pala sila mga kamaster. So this is my first time na maka-experience o maka-encounter mga kamaster na dito mismo inilibing sa harap lang mismo ng pintuan ng bahay nila. So sabay silang namatay yung mag-ama na yon. Nakikita nyo tong parang pintuan na to na para siyang bodega. Pasok tayo sa loob yan dahil nandyan doon yung mga gamit di umano ng mga dating nakatira dito sa bahay na ito. So i-check natin yung nasa loob. O sige! So tinatayang mga mahigit na 20 years na ang bahay nitong dating may-ari. Oh my gosh! So tatanungin natin dito sa nakatira ngayon dito na bata, ang kwento sa iyo dito, sabay silang namatay yung mag-ama na yon. Anong kinamatay? Hubog. Pala hubog, ibig sabihin sa Tagalog mga kamaster, pala inom. Ibig sabihin nakakapagtaka, hindi ba sila nagpatayan or what? Or dito sila nakalibing talaga. Oh my gosh. Ito lang yung bahay, ito lang yung ano. Papa, so, alam ng papa mo, sinabi lang sa'yo ng papa mo. Totoo kaya yun? Mga anong taon yun, te, nang nakalibing sila dito? Mga anong taon nilibing? 20 years? May 20 years na? May get. Tapos, bata pa yung mag-ama na yun, magtatay. Ah, magtatay sila. Talagang ano lang, sa sobrang lasing lang sila namatay. Palainom. Wala namang pumatay or what? Hindi, ang tanong, sinong nagliving dyan? Yung mga tao na lang, wala silang mga kamag-anak dito, ganun. Bakit dito nila piniling ilibing sa sariling bahay? Hindi naman kayo natatakot, wala kang nararamdaman dito. Grabe naman mga kamaster, dito lang pala nakalibing dyan sa mismong semento na yan. Ayan, dyan mismo nilibing yung dalawang mag-ama. So yung na-tense ka kanina, tumigas yung tiyan mo. Anong feelings? Nanigas? Oo. Tumitigas siya? Yes. Mahilig ka ba sa matigas? Oo naman. Ikaw te, hala, akalain mo guys, nagkataon pag dalawang buntis sila. So ano, tumigas din yung ano mo, tiyan mo. Naku po, patay tayo dyan. Kasi connected yan, pag nalulungkot ka, nalulungkot din yung bata. Tapos pagka masaya ka, masaya din bata. Pag natatakot ka, natatakot din yung bata. Pero pag gumagawa ka ng bata, hindi siya connected ha. So makikita ninyo mga kamaster na talagang may kalumaan na tong bahay na to. Iiikot ko kayo sandali para makita ninyo ang itsura ng loob ng bahay. So check natin mga kamaster. Dito mismo sa bakuran na to, inilibing yung may-ari dati ng bahay. Matagal na bang nakalibing dito? So papakita ko sa inyo mga kamaster kung saan ito. Wait, dito mga kamaster, sa mismong sarili niyang bakuran, inilibing ang dating may-ari ng bahay na ito. Tapos ang nakakapangilabot ng dito, mag-ama or magtatay ang mismong nakalibing dito mga kamaster. So first time ko ito ma-experience na sa sariling mismong bakuran inilibing ang mismong may-ari ng bahay. So ito mga kamaster, hindi ko alam na pwede palang maglibing o pwede ka palang ilibing sa sarili mong mismong bakuran, kasi yung may-ari daw dati ng bahay na ito
ay dito mismo inilibing. So makikita mo ito, pangkaraniwang parang semento lang siya, mga kamaster, di ba? Pero dalawa pa lang tao ang nakalibing dyan. Mag-ama pala sila, mga kamaster. Naisip ko lang, bakit kailangan dito sa bakuran mismo ilibing? So this is my first time na maka-experience o maka-encounter, mga kamaster, na dito mismo inilibing sa harap lang mismo ng pintuan ng bahay nila ang sinasabing dating may-ari ng bahay na ito. So gusto nyo ba, mga kamaster, na pasyalan natin ang loob ng bahay na ito? So may permiso naman siya, sinabi ko naman sa friend ko, pwede naman daw pumunta dito. So pasok tayo, mga kamaster. Yan. So sa makikita ninyo, mga kamaster, mukhang luma na tong bahay. At may mga kanya-kanyang kwarto. Yan. Medyo nakaka-creepy lang masya. So ito. Yan. Kung makikita natin, luma na talaga tong bahay. At yung mismong may-ari na talaga, wala na talaga. Wala na rin siya mga kamag-anak. May saradong pintuan dyan. Diba no, mga kamaster, hindi ko in-expect. So tinatayang mga mahigit na 20 years na ang bahay nitong dating may-ari nito na namatay na. At ang alam namin, isa siyang OFW before. At ano yan? Oh my gosh. Kanya rin to. Talagang mapapansin mo, mahilig talaga sila sa alak, kamaster. Oh, meron pang beer na beer ba yan? Pilsen. Kung mapapansin natin, mga kamaster, hindi siya ganung kaluma kung titignan mo, pero mababakas mo na dating meron siyang nakatirang may-ari na sa ngayon ay hindi natin alam ang talagang dahilan ng kanyang pagkamatay. Mga kamaster, nakikita nyo itong parang pintuan na to na para siyang bodega ang style. Papasok tayo sa loob yan dahil nandiyan doon yung mga gamit di umano ng mga dating nakatira dito sa bahay na ito na umanaw na. Hindi pa natin sigurado kung anong kinamatay nila, pero sabay silang inilibing dun sa nakita nating libingan. So check natin. Pakita mo to. Parang posas. Ang tawag dyan? Posas yan, di ba? Bakit may ganyan? Ay, nakasara. Paano tayo makakapasok dyan? Opo, mga kama. So i-check natin yung nasa loob. O sige, ako na magbubukas. Dati raw, mga kamaster, may puno ng mangga dito sa may parang tinayong bagong establishment na yun na gagawing gasoline station. At nakita rin ng mama ng friend ko na meron daw malaking nasa taas ng mangga, may pakpak daw at may buhok. Ano kaya yun? May pakpak at buhok? Di ba pwede namang ano yun, di ba? Pwede namang manok. Nakakita na ba kayo ng manok na may panjama? It's like, what the fuck are you doing? Mario Joseph, bakit may panjama? Bakit nakapanjama ka? Hoy, matutulog ka na ba? Pag ganyan. Manok or manananggal daw. Ewan ko lang, mga kamaster. Baka ibang klaseng manananggal yun eh. Kasi may buhok daw eh, tsaka may pakpak. Dito mismo sa tinayo na yan. Yan. A few moments later. Unboxing to ng unboxing ng bodega ng dating may-aring namatay na. So check natin. Oh my gosh, eto na. Oh my gosh. Wait. Oh my gosh. Oh my gosh.
pumasok. Wait lang mga kamaster, iba yung pakiramdam pagpasok mo dito. Para mararamdaman mo yung dating may-ari ng bahay! Oh my gosh! Woo! So, halika, tingnan natin mga kamaster. Ito, nakakita tayo dito ng mga dating mga lason sa daga, sa mga lason sa palay, mga ganyan-ganyan. Sa mga ano, sa mga daga yan. Actually, pag ito ininom mo, mamamatay ka. Kasi nga, diba, alam mo naman. So, check natin. Oh my gosh, ang daming chemicals. Ito yung, may pagmamayari ito ng dating nakatira dito, yan. Tapos ito pa, may mga lason siya, karamihan. Kasi nga, magsasaka yung may-ari na, kasi mga kamaster, magsasaka yung dating may-ari ng bahay na ito. Wait lang, dito tayo sa kabila. Hala. Oh my gosh. Ito, naalala ko pa ito mga kamaster, sa lolo ko may ganito eh. Binobombahan ng palay. So mga kamaster, ang nakaka-intriga lang sa akin dito is, walang masyadong ganap. So, basta yan, yung nakikita nyo lahat na yan mga kamaster, yan yung may, pagmamayari yan ng dating ano, namatay. So mga kamaster, pupuntahan natin yung bahay di umano daw ng MILF or mga Abu Sayyaf dito sa Panabo. Hanggang ngayon ba nag-exist pa sila? So malalaman natin, pupuntahan natin mga kamaster. Guys, sa hindi po inaasahang pagkakataon o aksidente, meron pong bata na pamangkin po ng kaibigan ko na kasama ko dito sa Panabo na nahulog po dito, mga kamaster. Dito, ayan. Teka, pakita ko sa inyo. Dito po. Akala po namin ng una is ito ay tawag dito. Ito ay CR kasi gusto ko kanilang magbidyoke dito na dito sana kami. Hindi naman namin alam na ito pala'y balon, mga kamaster. Napakadelikado po. Ilang beses na ding natampok sa KMJS na ang mga balon ay delikado. So, ay naku, salamat na lang po sa Diyos at naging okay yung bata. Kasi, ngayon lang po nangyari mga kamaster. Kasi papunta kami doon, no, magbablog sana kami. Hindi namin alam na baka possible na sumunod sa amin yung bata. At hindi naman namalaya dahil nga mga tao dito busy kanina. So, iyan. Napakadelikado nito. Dapat tinatakpan to. Akala ko kasi talaga CR to mga kamaster kanina. Buti na lang nasagip siya ng kaibigan ko, anak ng kaibigan ko din. Okay na kapatid mo. Ayun na maghilak be ha. Huwag ka nang umiyak. Okay na. Magpray ka na lang. Ha? Magpray na lang ka. Okay na yung kapatid, igsuon mo ha. Katatapos lang po ng insidente, yung okay na po yung bata na isugod na po sa ospital. Akala ko CR. Buti nakita mo agad no. Ikaw nakakita. O next time mag-iingat kayo doon, huwag kayo maglalaro doon, ha? Delikado. Survivor na Nintan, isimba ka nila mama ha, Domingo ha? Simba mo. Ayun, tatabunan na siya. Dapat sementohin na talaga din. So, ito mga kamaster. Fresh na fresh pa yung kanyang ataul. Nakakatakot. Oh my gosh. My gosh, ito na. Ito mga kamaster, makikita natin ang ganda-ganda pa. Fresh na fresh. Ayan oh. Yung isa naman tinubuan na ng puno. Ito oh. Ito pa yung isa kamaster oh. Oh my gosh. First time ko ito mga kamaster. Nakakita ako dito ng butas na nicho na parang may dugo. Ayun oh, nakikita nyo ba yan? Ay, may slacks pa. So, nagtataka lang kami. Siguro kinuha lang yung buto, inilipat na. Dodong yung nakalagay. Mga kamaster, makikita natin dito kung saan-saan nakakalat yung mga kabaong. 1, 2, 3.
Oh my gosh, isa to sa mga nakakatakot na adventure, mga kamaster. Hindi mo talaga maintindihan, mga kamaster, kung pinasabog ba to or what. At tignan nyo din dito sa part na to, ayan.